is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Sa mga friend ko sa YouTube, maganda nga po, today is June 8. At kung sakaling tatanungin kayo, anong mas mahal, reinforced concrete na septic tank o kaya splattered concrete hollow blocks? Siyempre, alam niyo na kung ano mas mahal po dyan dahil ang reinforced concrete is magkakaroon po siya ng formwork, samantalang ang plastered concrete hollow blocks ay wala. Yung nga lang is magkakaroon po siya ng plastering works. Pero kung ang sagot niyo is reinforced concrete hollow blocks, tama po kayo dyan. Natura po dahil naturamente dahil ang reinforced concrete is buhos po yan. Samantalang po ang hollow blocks is binalagyan lang po ng mortar. So tama po kayo, mas mahal po talaga ang reinforced concrete. Septic tank kumpara po sa plastered concrete hollow blocks. Imposible ho naman kung after computation mas mahal pa yung plastered concrete hollow blocks. Ibaliktad po tayo. So tama lang po yung naging kalalabasan po ng aking computation, mas mahal po talaga ang reinforced concrete septic tank. Ang pinakaiba lang po is yung kanyang pader is binuusan po, buhos po. At talaga po namang matibay kapag ito ay reinforced concrete. So tungkayan po natin magkano ba talaga ang price po ng reinforced concrete hollow blocks, ay reinforced concrete septic tank. Sa aking computation, ang cost po ng reinforced concrete septic tank ay nagkakalaga po ng 12,000 plus. 12,090 yung po kanina. And then, yung ang plastered concrete hollow blocks ay nagkakalaga po ng 10,075. So, mas mataas po ng 2,015 ang reinforced concrete septic tank. Ngayon, kung ano ang pipiliin po natin, mas maigi po yung hollow blocks, yung plastered concrete hollow block. Ngayon, kung ang inyong septic tank is, sabi natin wala po kayong limitado yung space at ang inyong septic tank is nalalagay po sa location na kung saan mayroon po tayong tendency na ilalagay nyo ito sa daanan po. Sabi natin wala kayong space at subject po road traffic, punta na kayo sa reinforced concrete hollow block. Pero imposible po yan ng septic tank kasi ilalagay po natin sa road traffic. Normally ang septic tank natin is malapit po sa ating bahay. 2 meters away from the wall line. Kasi mas malapit po sa ating toilet and bath, mas maganda po ang location ng septic tank. Sa bagay, kung wala kayo pong place para kung saan ilalagay natin ang septic tank, pwede na ninyong ilayo yan. Total is basta gamitan po lang natin ang tamang slope ang ating tubo na panggagalingan po ng ating disposal dyan po sa toilet and bath papunta po sa septic tank. Iwasan lang po natin yung mga change of direction. Ngayon kung meron tayong change of direction, pwede po tayo maglagay ng clean out para sigurado po na hindi po magbabara ang ating linya. So yan lang po, tunghayan po natin kung paano tayo nag-arrive sa 12,090 sa presyo po ng reinforced concrete septic tank. Tunghayan po natin. Hello friends, in my last video, tinalakay po natin kung magkano po ang cost ng septic tank kapag ang ating gagamitin po is plastered concrete hollow blocks. At yan po ay nagkakalaga po ng 10,075. Sa ngayon ay atin pong kunin kung magkano po ang magagastos po natin kapag magpapagawa po tayong reinforced concrete septic tank. So kunin po natin yung kanyang face area, ito po yung wall face area.
So ang para pong indis, ano, pinagsama po natin o pinahaba po natin yung kanyang wall instead of rectangular, pinagdugtong-dugtong po natin yung kanyang side length. O yan po. 110, 3 meter, and 110. So all in all, ang kanyang haba po ng wall is 5.2 meter. Ang height po niya, o ang width is 150 or 1.5 meter. Kunin po natin ang kanyang volume. So yung kanyang volume is thickness times width times length. So meron po tayong 10 centimeter, 0.1 po ang kanyang thickness. Ang kanyang pong lapad o height is 1.5, and then ang kanyang total length is 5.2 meter. And then ang kanyang magiging total volume po, yung total volume po ng concrete is 0.78 cubic meter. So, sa ganyang volume, kunin po natin ang cement. Sa ating reference book, mayroon po silang binigay na multiplying factor para sa cement is 6. Sa buhangin is 0.5, while on the gravel is 1. So, sa cement, 0.78 times 6, mayroon po tayong 4.68 bags. And then sa buhangin is mayroon po tayong 0.39 cubic meter, and sa gravel is 0.78. Okay, yan po nakuha natin sa reinforced concrete wall. So, punta tayo sa formworks. Patuloy po tayo, kunin po natin yung magagastos po natin sa formworks. Dahil wala po itong hollow block, kundi ito'y buhos. So, magiging materials po ng formworks is mayroon po tayong plywood ordinary, 1/2 thickness. Ang kailangan po natin sa 6, multiply by 550, ito po yung kanyang presyo. Sa kasalukuyan is 3,301 total. Steel bars, mayroon po tayong 12 mili. Kailangan po natin ng 4 na piraso, 185 ang kanyang presyo. So, ang total is 740. Ang common nail is meron po tayong 2 kilo o meron po tayong 80 pesos. And then, ang J wire is 120. Kailangan lang natin isang roll. Pwede na po yan. And then, coco lumber, 2x2x8. Kailangan po natin ng 10 piraso. Ang isang piraso ng lumber, 2x2x8 is 160. So, meron po tayong total is 160. So, sa formworks, sa buhos ng septic tank is meron pa tayong pangangailangan na 5,840. Ngayon, sa cost po ng cement mix overall, ito pa yung kailangan nating semento para sa pader o sa wall po ng septic tank, 4.68 bags plus doon sa top slab at saka bottom slab is 1.98. So, meron po tayong 6.66. Round up natin yan. So, meron tayong 7 cement times 250. So, kailangan po natin ng 1,750. Ang buhangin po is 0.39 para po sa pader o sa wall plus 0.166 sa top at saka sa bottom slab. So, meron po tayong 0.556 cubic meter po ng sand na ating kailangan. So, round up natin yan. Gawin natin 1 cubic meter. Mayroon po tayong 500 cost. And then, sa gravel is kailangan po natin ng 1 cubic meter. So, 1,000 po yan. So, ang total po ng cement, sand, and gravel is 3,250. So, yan po ang presyo sa concrete mix. And then sa formworks, meron po tayong 5,840. So, summarize po natin ang presyo po sa reinforced concrete. So, friends, patuloy po tayo. Kunin po natin yung pinaka-overall cost po ng pagpapagawa ng septic tank gamit po ang reinforced concrete. So, ang labor po natin, ito po yung gagawa, yung skill at saka yung helper. Tatlong araw po lang gagawin yan, 3,300 lang po yan. Okay. 3, tatlong araw. And then, sa formworks, yung kainan natin kinumpute is 5,840 po. Ang kailangan natin dyan, ang cement mix, 3,250. Ito po yung sa reinforced concrete sa wall at saka yung top at saka sa bottom slab.
3,250. Excavation, dahil medyo malaki doon sa plastered concrete, 1,000 lang po ang ating budget. So ito, dinagdagan po natin 1,200 dahil medyo malapat po, malawak po ang excavation dahil mayroon po tayong formworks na lalagay. So pipe and fittings, mayroon po tayong 1,200. And then manhole cover is 600. Katulad din po yan ang inallocate ko last, or my last video. So ang total cost po ng reinforced concrete, septic tank, ay nagkakalaga po ng 12,090. Samantalang yung ating na-compute sa nakarang kong video, ang plastered concrete hollow block septic tank ay nagkakahalaga lang po ng 10,075. Ang kanilang cost difference, mas mataas po ang reinforced concrete. So mas mahal po ang reinforced concrete ng 2015. So total is halos parehas po ang strength. Lamang nga lang po ang reinforced concrete. Kaso nga lang po is mas mura, mas mababa po ang concrete hollow block septic tank. So, mas mababa po ang hollow block septic tank ng 2015. So, dito na po tayo sa septic tank na gawa po ng plastered concrete hollow blocks. 10,075 lang po ang inyong magagastos. Ngayon, kung gusto nyo is talaga pong matibay, punta kayo dito sa reinforced concrete septic tank. Nga lang is mag-allocate kayo ng extra budget na 2015. So, yan lang po. Payo ko, recommendation ko is mas mag-igi na lang is magpagawa kayo ng septic tank na gawa po sa plastered concrete hollow blocks. Mas makakatipid kayo ng 2015. Okay, folks, yan lang po. Thank you very much for watching. Please subscribe. Thank you for watching. Please subscribe. Dotative Peace Sign.